¡Buenos días a todos, mis amigos! ¡Eso Carrancho Miguel Gil! Ngayon po yung araw ng Huwebes, January 7, 2016. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nagbabalik na naman po tayo para sa isang oras ng matinding balitaktakan. Pagpupuna, pambabatikos, at makatwirang paglilinaw. Ang inyong alkalde ng Himpapawid na si Mayor Alfredo Lim ay hindi po makakadalo ngayong umagang ito sa ating studio, pero baka maya-maya matatawagan natin siya. Si Mayor Lim po ay mayroong engagement ngayon. Kagaya ng dati, laging in demand ang ating alkalde. Kaya hindi natin pwedeng sariliin araw-araw dito sa ating programa, pero bukas makakasama natin siya. Pero hindi po tayo nag-iisa dito sa studio. Meron tayong pakikilala sa inyo. Makakasama natin sa loob ng isang oras. Magandang lalaki. Kilala daw ito bilang bakal eh. Pero pare kang bakal kinakalawang ha. Si Melchor Balawas. Melchor, magandang umaga. Yes, magandang umaga kasamang Karancho, no? Sa lahat po ng ating mga takapinig ng DZRJ 1883 Media. Well, gaya ng sabi ni Karancho, ako po si Melchor Bentigan Balawas. At nais ko pong batiin, Karancho, ang mga kababayan po namin sa Iloco, Ilocano. Naimbag, abigat yu amin. Ayan. Hindi ko naintindihan yan. Pero... Ang ibig sabihin ay good morning or magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, tuturuan mo ako niyan. Okay, no problem. At, sandali lang. Karto, tahan ka lang. Kasamahan natin yan. Kasama natin sa Hanap Buhay yan. Aba, wag mo akong tahulan. Hindi ko pa na-introduce sa iyo. Yan, Melchor, si Gardo, ang gardog ng bayan, sanggang dikit ng kabutihan, kaaway ng mortal na mga kawatan. Alam mo, kailangan natin yung mga kagaya ni Gardo, ha? Sa mga corrupt na, yan, kinatatakutan niya ng mga corrupt na officials ng ating pamahalaan dahil kanyang nilalapa. Bueno, hindi lang po kami ni Melchor at ni Gardo ang mag-uusap-usap dito ngayong umaga. Kung gusto niyo pong makilahok sa ating paksa o kung meron kayong paksa na sa tingin niyo importante at dapat natin talakayin, ang ating text line is 0977-342-1644. Inulit ko po, 0977-342-1644. Meron na po tayong panibagong text line. Dalawa na. 0917-798-8910. Inuulit ko po. 0917-798-8910. At para naman sa mga nais tumawag ng diretsyo, kaya nga, voice calls, meron tayong hotline. 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Kung gusto nyo kung meron kayong mga anomalyang nakikita sa inyong pamayanan, sa inyong paligid, sa inyong barangay, ano pa iniintay nyo, tumawag. Itawag dito sa ating programa at sisikapin natin bigyang katugunan ang inyong problema hanggang sa ating makakaya. Basta huwag lang cash. Ayan, mahirap yan. Mahirap pag cash ang problema. Mabubutas, lalo na ngayon pagkatapos ng holiday season. Butas ang bulsa ng sambayanan. Ayun po. At kami po ay mapapanood na rin pala sa pamamagitan ng Cable Link. Wow. Sa mga subscribers ng Cable Link. Ipihit nyo po. Hindi na pala pinipihit ngayon ng telebisyon. Pinipindot-pindot, dot-dot na lang lahat. Channel 7 at mapapanood mapapanood nyo sa telebisyon ng Katapat at Karancho. So yun na, yun ang nakikita natin. Ayun, nakikita mo, ayun. Makikita nyo kung gaano ka, gandang lalaki itong aking kasama, si Melchor. Anyway, Melchor,
Alam mo ba na sa buong daigdig ngayon, medyo worried eh yung mga ibang bansa eh. Ay, yeah, tama ka yan, tama ka diyan, Karancho, dahil nagpasabog ng kauna-unahang hydrogen bomb, ito yung nuclear bomb. Oo, yun. Mapamuksa. Ano sandatang mapamuksa? Weapon of mass destruction. Naku, mapanganib yan. Itong North Korea. Natatakot kahit na yung mga kakampi ng North Korea, ang China, itong China, na nababahala na rin. Siyempre, hindi lang yung Amerika, no? Japan, katabi niyan. Kalapit bansa yan, halos kapit bahay. O lahat yan, natatakot. Dahil alam nila, itong North Korea, unlike yung ibang nuclear powers, na sa ngayon, kasi ngayon kahit na yung mga Russia, Amerika, Britanya, paunti-unti nang binabawasan yung kanilang nuclear arsenal. Dahil alam nila, wala naman tayo mapapala kung lilitsunin natin yung buong daigdig, di ba? Sama-sama tayo mamamatay. Tama ka, Karancho, dahil ang kung maalala natin noong 1989, noong collapse ng Soviet Union. Unti-unti na yan. Unti-unti na yan. So, nagkaroon ng start one noon, start two, yung Strategic Arms Reduction Treaty. Tama. Oo. So, at hanggang ngayon naman, sa pagkakaalam natin, tuloy-tuloy na yan. Bagamat meron pa rin nuclear arsenal, yung mga first world countries, yung mga malakas na bansa, yung mga military, isa na lang palang military superpower ngayon, Estados Unidos, dahil nagkaroon din ng problema pang-ekonomiya ng Russia. Yung Russia. Bagamat nandiyan pa rin yung kanilang nuclear arsenal. Yun nga kinakatakot, dahil yung kanilang mga plutonium, yung pinaka... Yan yung ginagamit na pinaka-puso, yan yung nagiging explosive material, radioactive yan eh. Hindi makakagawa ng bomba, ng nuclear bomb kung wala yung plutonium. Correct. Para mas malakas yung pagsabog. Yan talaga mismo yung sumasabog sa pamamagitan ng tinatawag nilang fission. Yung mga, kaya nga atomic bomb, nuclear bomb, kasi yung mga atoms, alam naman natin yan, lahat tayo gawa sa atoms, pag yan biglang sumabog, aba, pagkalakas-lakas ng pagsabog. Anyway, natatakot ang mundo ngayon dahil ito palang leader nitong ng North Korea, ito yung apo na nung si kauna-unahan. Kim Il-sung. Ayun. Ang ngayon si Kim Jong-un. Yeah. Bata pa ito. Bata pa daw eh. Wala pa daw 30. Hindi, meron na. Mid-30s na rin. Mukha lang bata. Dahil alam mo yung Koreano minsan eh. Diba? Yung color nila, parang medyo yellowish not whitish. Pero may pagkasira daw ulo nito. Parang ang wayward eh. Yung medyo. Pati yung chuhin niya yata dati, hindi niya nakursunodahan. Pina-execute niya. Yeah. Pero, Melchor, alam mo paano pina-execute? Itinali sa stadium, ha? Tapos pinakanyon ng anti-aircraft guns. Alam mo yung anti-aircraft guns? Walang matitira sa katawan ng tao kung ganun. Wala. Walang lilinisin dun. Ang laking bala yun, ha? Chuhin niya yun. Ito, nakakapagpabaw. Yung ginamit na kanyon, kadalasan yan, dalawa yan eh, sabay pumuputok. Nakakapagpabagsak ito ng mga B-52 bomber. Yes, kasi mataas ang mataas. Kaya kung titirahin mo, kahit na building eh, pag tatantarin mo yan eh, babagsak. Oo. Mataki mo, tinira yung tsuhin niya dahil hindi niya nakursunadahan yung ginagawa. So sinasabi nila medyo praning. Medyo praning. Yung tatay nito, yung namatay, kailan ba namatay? Parang 2011 yata, mga ganun. Si Kim Jong-il. Yun yung buhok, parang ginagaya si Elvis Presley. Pero pagkaliit-liit na lalaki. Pero ito naman si Kim Jong-un, yung parang brush up na... Yung buhok niya, no? parang matabang Terminator na Koreano. Ako, baka tayong pasabugan ng hydrogen bomb. Ngayon, ang problema, anong magiging tugon ng mundo at anong magiging epekto nito sa pangdaigdigang ekonomiya? Well, itong si President Aquino natin, nakisali na rin sa mga bansa na kumundi na. Wala naman hindi kukundi na siguro dito. At tabayan na natin kung ano magiging resulta niyan, dahil kasi yung mga ganyan mga pangyayari, minsan meron niyang, hindi pala minsan, parating may epekto yan sa pandaigdigang ekonomiya. Correct. Lalong-lalo na yung pangsiguridad. Pangsiguridad, yan. Dahil kung tinan mo, yung location, yung sinasabi na geopolitics,
Eh yung North Korea, nasa north natin, ano? Mm. Nasa north lang natin yan. Eh ang lapit-lapit natin. Malapit yan. Naalala mo dati, about 2 years ago, nung yan ay nag-tinest nila yung kanilang missile. Oo, yung yata yung pangatlo. Pangatlo. Basta dumaan dun sa West Philippine Sea, dun sa pinag-aagawang bahagi. Eh kumbaga, medyo dumapli sa ating bansa. Malayo-layo naman yun, pero considered the place na rin yun. Kasi ibig sabihin, pwedeng patamaan tayo kung gustuin nila. Ngayon, pero nung panahon na yun, wala pa silang, kumbaga, pampasabog. Wala pa sila nung warhead. Yeah. Yun ang nakakatakot eh. Meron pa lang sila nung vehicle, launch vehicle, para magbato, magpukol nung warhead. Eh ngayon, mukhang may warhead na rin sila. Meron na rin ata. So, nuclear power na rin sila. Ngayon ang tanong, anong gagawin ng Estados Unidos? Lamang at baka talagang si Raulo itong Kim Jong-un na ito. Baka talagang magpapakawala. Oo. Ah, delikado 'yan. Baka pwedeng pag-umpisahan ng World War ito. Yeah, World War 3. Oo. At delikado rin kasamang Karancho dahil tinan mo sa Middle East. Medyo magulo na rin. Magulo. Oo. Ang ngayon kaya naman natin tinatalakayan, siyempre mayroon pansiguridad na impact yan. Yeah. Pero siguro magdasal tayo na hindi naman mahantong sa World War 3. Correct. Lalong-lalo na sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating bansa na wala man lang tayong air defense. Oo. Yeah. Paano natin madidetect yung missile kung sakali? Kailangan, kailangan dyan. Merong mga radar. Kasi ngayon, meron ng teknolohiya para para pabagsakin yung mga missile pag malayo-layo pa. Oo. Yung mga katulad nung ginamit sa Iraq, di ba? Yung Patriot missiles. Yeah, oo. Pero tayo wala pa nun. Bagamat pagkakaalam ko, meron atang meron tayong mga kakampi na nag-aalok sa atin ng ganun dahil sa yung Israel. Pero kung maalala mo, winidraw ng Philippine Army yung Defense Department yung shore-based missiles natin in bilang kapalit ng mga snipers, yung mga armor. Hindi po pwede yun dahil kasi yung ganung klase, yung mga armor lalo na sa ating archipelago tayo. Kailangan natin yan for insurgency. Tama, kontra sa New People's Army, kontra sa MILF, sa BIFF, sa ASG. Pero kailangan na rin natin yung seryoso, yung umaatikabong mga sandata. Dahil kasi may problema na tayo dito sa West Philippine Sea. Correct. Hindi ko nga alam kung bakit si Secretary Abaya bumili pa pala ng bagon ng tren mula sa China. Ewan ko kung anong klaseng tuktok ang meron itong mga to. Pagkakaalam ko, Navy ito dati. Sundalo ito dati. Galing sa Navy. Nag-aral parang ako sa Annapolis. US Naval Academy. Annapolis. So, Annapolis graduate yan. Oo. At yung kapatid niya dati na, kilala ko pa, yung sa undersecretary ng Department of Energy, kasi reporter ako, kinocover ko yung energy beat. DOE. I'm sure nakapag-cover ka rin dyan. Yung sa panahon ni Secretary Petilla. Petilla ako. Mula pa ata kay Secretary Chowky nagko-cover na ako. Diyan sa kaya alam natin yung bituka. 2012 ako na napunta sa Maynila, Okay, kaya binabati natin si si Yusek Naidi pala diyan sa DOE. Si Monsada. Nami-miss ko na yung putok na pandesal na binibigay niya sa mga reporter dati. Meron. Nagpapapandesal yan tsaka kape. Mm-hmm. Anyway, mapag-usapan nga natin. Nasa usapin na rin tayo ng energy. Yeah. Ang pwedeng sumipapataas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo. Mm. Unang-una, dahil doon sa Iringan sa pagitan ng Riyadh, Saudi Arabia, Iran. Yung gobyerno nila sa Tehran, meron ng usap-usapan na dahil yung tension, bagamat baka ito'y pagsamantalaan ng mga oil executives dahil wala pa naman talagang threat o malinaw na banta ng supply disruption. Correct. Kasi parang kumbaga parang world war lang, no? Pero yung production ata ay hindi naman. Hanggang sa ngayon ay stable pa naman. Stable. So walang dahilan. Ay yung para nagkaroon lang ng mga ganyang mga palitan ng maanghang na salita. Ay magiging dahilan para magkaroon ng disruption sa supply. Yun naman kasi yun ang batas ng economics na hindi pwedeng amyendahan ng ating mga mambabatas. correct. Kahit na magkano pang pork barrel ang ibigay mo sa ating mambabatas, yung law of supply and demand. Kasi wala sa control natin yun. Wala. Pero minsan ginagamit yung banta, mga ganyang banta, para magpatupad ng mga hindi naaayong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Diba? Yung may tinatawag dyan yung mga Amerikano, yung
self-fulfilling prophecy. Mm. Ibig sabihin, pag igigit natin, oh, tataas, tataas, dahil may gulo na, tataas. Oh. Eh, yung market magkakaroon ng tinatawag na jitters. Mm. Eh, di ba, magkakaroon ng negative reaction, yes, doon sa balita. Oh. So, posibleng tumaas talaga, lalo na ito pa. Meron nagpasabog ng bomba. Yun ang delikado dahil alam natin na ang Saudi Arabia ay yun ang giant, ha? Parang yun gigante. Pinakamalaki na producer ng langis. Ng langis, oo. Oh. Kung maalala natin, maalala mo yung ano, yung noong ano, yung kainitan ng Middle East War sa Israel at yung mga kalaban. Oh, sumipapataas. Nag-impose yung mga Gulf states ng oil blackmail. Mm, ano nangyari? Sumipapataas. Alam grabe, mo. Bumagsak yung Japan. Ayun, naalala ko, magkano ba yun? Magkanong nasi-senior moment na ata tayo. Mm. Dahil alam ko kinakover ko yun, araw-araw, blow by blow yun, kung aabot ba yata ng $200 per barrel. Mm. At tama ba yun, $200 per barrel? Tapos humigit pa ron. So akala natin, wala na. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan humanap na kayong permanenteng parking space sa inyong mga sasakyan. Dahil para baka hindi yung garahe. Oh, maglakad na lang tayo. Maglakad na lang tayo. Yun ang usap-usapan. Oh. Pero nag-stabilize naman yung situation. Ito lang, tingnan natin kung ano magiging resulta nito. Ito nuclear bomb na itong pinaputok na itong mga Koreano, South Korea. Sa tingin ko personally, sa parang humble na opinion ko lang, medyo delikado ito sa atin talaga. Dahil unang-una, nandyan yung problema natin sa China na hindi nga natin maigit ang ating karapatan pag ang pinag-uusapan yung mga barko o yung mga aeroplano. Correct. Lalong-lalo na kung itong North Korea na ito, na alam ng North Korea na ang kalyado natin ay Amerika at Japan. Oh, ang pinakamalapit lang siguro na pwedeng sumaklulo sa atin ay yung US at Japan. Pero ang pinakamalapit... May sarili silang problema. Kasi pag nuclear na pinag-uusapan, unahin na muna nila ang kanilang mga sarili. Oh. Anyway, ang oras natin ngayon ay alas 10:23 ng umaga. Yung dalawa kong anak, nako, sports ang hilig nila. Yung isa, football, varsity. Isa naman po, volleyball. Pangarap nga niya maging Philippine team . Masayang-masaya ako na pareho silang mahilig sa sports. Dahil alam ko, dahil sa sports, hindi sila mawawala sa mundo. Kilalanin ang PBA Party List sa Facebook at sa pbapartylist.com. Ang ating text line po is 0977-342-1644. At pangalawang text line, 0917-798-8910 ang ating hotline, 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Ayun, huwag po kayo mag-atubili, tumawag o di kaya mag-text sa ating palatuntunan. Eto, meron po tayong report manggagaling sa Campo Crame mula kay RJ Patroller numero 12, si Lawrence Tanhoco. At pag-uusapan niya, ang kanyang iuulat, yung tungkol daw sa mga seguridad na isasagawa dun sa ruta na yung prosesyon. Prosesyon ng Black Nazarene ng Nazareno. Ano yan? Sabado na yan? Sabado. RJ Patrol! RJ Patrol! Lawrence, magandang umaga sa iyo, Lawrence. Come in, Lawrence Tanhoco. Mukhang hindi natin, naputol ang linya Lawrence. Anyway, tatawagan siya ng ating mga... Maganda rin naman na pag-usapan talaga yan dahil alam natin na yung mga kagaya ho natin. Ako, Katoliko ako, no? Oo. Alam natin na milyon-milyon kada taon yung nakikibahagi. Hindi nga kami makapaniwala. Nag-uusap kami dito kahapon ni Mayor Lim. Ang tinataya nila, somewhere between 12 to 15 million. Ganon karami, ha? Mas marami pa yun sa populasyon ng Israel, Isipin mo, kung magkatotoo yun, kahit wag na natin sabihin 12 million. Sabihin mo kalahati na lang 6 million. 6 million na lang. Paano mo pagkakasyahin yun dun? Yung kalsada naman, di mo naman ma-expand yung kalsada o mapalawak, di ba?
Tsaka kahit na ano eh, kahit na sabihin mo na holiday, 'di ba? Medyo wala yung mga yung normal na traffic at yung mga hindi naman deboto, eh, nasa sa bahay na lang. Paano may pagkakasya yung milyon-milyong katao doon? Hindi naman ganun kalaki yun eh. Yung mga deboto, paano nila ma-estimate? Paano alam ito ah? Paano nila makwenta yung bilang? Nung bago pa lang akong reporter, meron ako nakausap diyan. Diyan din sa Makirino Grandstand, mga pulis. Meron silang grid system diyan. Oh. Yung titingnan nila from yung aerial view, meron silang imaginary na mga kwadrado. Oo. Ayun parang kinocompute by pag puno diyan, assume mo, kunyari, pag assume mo yung kwadrado na yan puno, 10,000 yan. 10,000, oo. Pag yung katabi niyang kwadrado, imaginary to, 10,000, 20,000 na yan. Pa, on and on and on. Nung 1995, nung pumunta dito yung Santo Papa, si John Paul II, parang ang umabot doon ng 5 million mahigit ata eh, di ba tama? So mas marami itong prosesyon ng Black Nasa rin? Parang ganun ata eh. Oh. Okay! Eto, makakapanayam na natin si... RJ Patrol. Oh, okay, naayos po natin. RJ Patroller numero 2. RJ! Patrol! RJ! Patrol! Lawrence. Oh. Ayun. Para sa Kristiano Itima Nazareno sa Sabado, January 9. Kasama na rito ang paglalagay ng halos dikit-dikit ng mga CCTV cameras sa ruta ng prosesyon. Sabi naman ni NPRPO Police Director Joel Pagdilaw, 22 mga lugar ang poposte na ng CCTV cameras sa 7 kilometro na ruta mula Quirino Grandstand hanggang simbahan ng Quirino. Ayon pa kay Pagdilaw, sa araw na ito sisimulan ang paglalagay ng mga CCTV kung saan may nakahanda rin silang gamit para sa mga ganitong okasyon. Ito si Lawrence Tanhoko, RJ Patrol 1-2, para sa DZRJ 810 A-Tri Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Lawrence Tanhoko. RJ Patrol! RJ Patrol! Halalang 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Ocho Diretso tuwing Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayan ng Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, a Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alam mo Melchor, especially tight daw ang ipapatupad na seguridad dito sa ano sa prosesyon ng sa prosesyon. As a matter of fact, wag po kayong magugulat lalo na yung mga deboto diyan, tsaka yung mga magdaraan diyan, posible raw, posible, sabi ng NCRPO na posibleng pati yung cellphone signal puputulin nila. Meron jammer na ginagamit diyan eh. Kasi katulad ng ano nung pagdating ni Pope itong si Pope Francis. Kasi isipin mo ah, kung meron ano nabulungan ng ano ng demonyo diyan, isipin mo kung million-million niya maghagis na kung anong kahit improvised bomb. Oo. Kahit sabihin mo maliit. Isipin mo hindi mo malaglagan ng karayom yung crowd na yan. Kahit maliit na pasabog diyan makakasakit. Kasi yung stampede ang ano eh, doon eh. Kahit nga rebentador eh, pwedeng ano, may sisigaw diyan, papanik. Panic. Oh, every year daw kasi meron na itatalang namamatay diyan, pero usually hindi dahil sa kung anumang karahasan or violence. Kung minsan yung parang nahihilo, heat stroke, heart attack. Ayun, dahil kasi mahirap siksikan. Tapos mainit yung weather, mainit. Well, ngayon malamig-lamig ng konti, pero pag nagkadikit-dikit yung mga tao, mainit na 'yun. Yung heat ng katawan kasi mainit. Yung body heat. Tapos maraming deboto, hindi na masyadong bata. Makatulad na natin. Oo.
Hindi naman. Bata pa kami nito ni Melchor. Iyan, no, iyan. Kaya pang gumawa ng isang platoon. Kaya pa. Mm. Eh pero lalo na 'yung mga nasa edad, marami diyan nasa senior citizen senior na. Senior citizen. So, at nakikipagsapalaran pa doon. Kaya nanawagan naman ng pulisya. Mm. At sa pagkakataong ito sumasang-ayon naman tayo. 'Yun daw mga matatanda na, wag nang ano, wag nang makigulo diyan at lalo na wag daw magdadala ng mga bata. Yes. Ngayon kung magdadala daw ng bata. Wala naman kasi tayong senior citizen lane doon eh, di ba? Wala. Oh, halo-halo. Takbuhan 'yun. Oh, takbuhan. Alam niyo 'yung mga pagkakaalam ko dati, 'yung pag may mga sasakyan na harang-harang diyan, usually natatapakan ng tao, nayuyupi 'yung ano, oh, masisira, babasag 'yung salamin. Hindi mo na makayang awayin lahat 'yan dahil stampede ng mga tao 'yan. Oh, hindi mo talaga makontrol 'yun, mahirap. Kaya wag na raw din magdala ng mga anak. Yes, oo. Kasi pag nawala, practicality lang sana. Nawala. Tsaka kung hindi raw ma-avoid na magdadala ng anak, alagyan niyo ng ano, ng parang nameplate 'yung anak niyo na mayroon cellphone number, may contact number, may address para kung mahagilap ng pulis, may isa sa uli. Mm-hmm. Pero kung ako naman, ako magulang at deboto ako doon, makikiano ako doon, makikisama ako roon. Huwag na dalhin yung bata. Oh, kasi hindi pa rin alam na i-safety yung mga sarili nila. Yung kanilang mga sarili. Oh, yeah, marami daw. Mm-hmm. So yung distansya nila every several meters, meron CCTV camera. Ewan ko kung saan nila ikakabit 'yun. Siguro yung kahabaan ng kalsada na 'yan. Tsaka ano pa ba? Marami silang pinagbabawal yung pagbebenta daw ng mga barbecue, banana queue, isaw. Kasi nakakatusok yung nakakatusok at maraming tao nakapaa. Oo. Ang LRTA, yung LRT, yung pangangasiwa ng LRT. Nagsabi naman sila sa pagkakataong ito, papapasukin sa kanilang mga bagon yung mga sasakay ng nakayakap. Nakayapak. Nakayapak. Ano yan? Libre ba o ano? Hindi naman. Hindi naman may bayad. Magbabayad. Kasi, ano ba? Bawal ba sa MRT, LRT yung nakayapak? Eh, wala namang rules doon. Hindi ko pa nasubukan sumakay dyan sa LRT o sa MRT na nakayapak eh. Kaya hindi ko malala, wala akong batayan. Pero ngayon, okay lang daw. Okay lang. Nilinaw nila. Wag lang siguro yung duguan yung paa. Ano. Ah, yan, siguro. At wag siguro yung ano, yung naka-two-piece lang. Ay, pwede yun. Pwede. Naka-two-piece? Two-piece? Hindi. Pero ito, merong mga sirang ulo dyan. Ito, mga sira ulo. Yung kung kabataan ito, bata isip, mga adik-adik. Na pag ganitong pista ng Black Nazarene, alam nila na nakayapak ang mga tao. Nagbabasag ng bote. Yung bote. Para may bubog dun sa daanan. Huwag naman sanang ganun. Oh. Di ba? Kasi siguradong may sugatan dun. Magbasag-basag ka lang ng bote ng beer. Ayaw natin bigyan. Dapat di natin nabanggit pa kaya. Nila, paano pero kung, ginagawa yan. May mga ganong ano. Paano kung kamag-anak nila mismo yung umapak dun? Ayun. Oo. At meron pang mga ano yun, may pahalik gagawin daw sa Quirino Grandstand. Meron mga doktor naman sinasabi. Oh. Kung pwede wag niyo na masyadong halikan ng ano ng diretso dahil kasi kung dang libo na. Aba, ang naghahalik diyan, paano malalaman kung yung saliva, yung laway. Yung laway kung meron diyan tuberkuloso, may TB. Yung ano lang yung sipon lang, 'di ba? Sipon o kung ano mang virus o AIDS. Oh. 'Di ba? Tapos hahalik ka doon. Merong pagiging alam nyo, ginagalang natin yung sinserong pananampalataya. Yes, pero yung wag naman tayong at wag palagay ko hindi rin gugustuhin naman ng Diyos na tayo magkasakit. Correct. Ay yung mga virus po diyan. Totoo po 'yun at pwede tayong magkasakit kung tayo ay hindi mag-iingat. Di ba? Kasi alangan naman na ulit-ulitin tama yung sabi mo. Paano kung daang-daang libo na yung humalik doon? Tapos parehas na yun ang hinahalikan mo. Oo. Kaya palagay ko naman, alam naman ng Panginoon na kung minamahal nyo siya, at ano, yun na lang, hindi na kailangan yung masyadong, ano, yung parang, sinasabi yung panatismo na according. Parang, Subalit, kung hindi talaga magpapapigil yung ating mga kababayan, dahil kasi hindi naman natin masusuka talaga yung debosyon ng ating mga kababayan, siguro magdala na rin kayo ng alkohol. Oh. Kaya kung meron kayong nararamdaman bigla. Alam mo ba yung, ano, yung nilalagay sa mga gusali na park at your own risk? Yun ang sinasabi na kiss at your own risk. Kiss at your own risk. Okay. Ito, meron na naman tayong report. Meron tayong report. Alamin naman natin, basahin natin.
Pagsasamantala ng mga criminal elements habang ginugunita ang pista ng Black Nazarene, posibleng mangyari. Kaya nananawagan ang pulisya na manatiling alerto. Manatiling alertong ating mga kababayan. RJ Patroller! Ang ulat na yan ay ibibigay sa atin ni RJ Patroller numero G's, Ray Ferre. Ray, good morning! Good morning, Miguel. Tiniyak na ng Quezon City Police District na magpapatupad din sila ng mahigpit na seguridad sa Lungsod Quezon sa araw ng kapistahan ng Black Nazarene sa Quiapo, Maynila sa Enero 20. Ayon kay QCP Director, Police Chief Superintendent Edgardo Pino, nais lang nilang makatiyak na walang masasamang elemento ang magsasamantala sa ibang lugar tulad ng Lungsod Quezon habang abala ang iba pang otoridad sa pagmamantini ng kaayusan sa Maynila na sentro ng selebrasyon ng kapistahan ng Poong Nazareno. Bukod sa pagbabantay sa mga mall, bangko, restaurant, at iba pang establishment, kabilang na ang vital installation sa Lungsod, ay contingent si ipapadala ang QCP sa Quiapo area bukod pa sa mga polis na itatalaga sa mga boundary ng Maynila at Quezon City na assist sa mga deboto. Nabatid na may pagkakataon kasi na nagsasamantala ito mga masamang loob sa ibang lugar at gumagawa ng criminal activities habang ang atensyon ng polisya ay nakatutok sa mga lugar na may espesyal at mahalagang okasyon. Ito si Ray Ferrer ng DZRJ 810, A-Tri Media, ang hintilang ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa ulat na yan, Ray Ferrer. Mainit na issue talaga itong itong Black Nazarene. Dalawang gabi na lang, Sabado na, di ba? Sabado? May... Oh, sa ano yun? Sabado yun. January 9. January 9. Mm, Sabado. Magsisimula daw yun sa Quirino Grandstand, tapos hihilahin nila. Hinihila ng tao yan. Mabigat pala yan pag ano. Pag may mga nagsasabi, parang bumibigat daw kapag ano eh. Ganun? Kapag, kasi kung kahoy lang naman yan at meron namang gulong, di ba? Kung iisipin akala mo... Akala kong merong nagmamaneho sa sasakyan. Di ba hinihila yan? Ayong sa karosa? May karosa parang yan. Parang karosa? Oo. Oh. Bakit hindi ko nakikita dahil sa dami ng tao. Basta nakikita ko lang minsan halos yung ano eh. Oh, kasi yun? Hindi ako nakapunta dyan dahil naka-angkor tayo pag ganong oras. noon. Basta parang bumibigat daw yung ano yung Black Nazarene. Mahaba ang kasaysayan yan eh, yung Black Nazarene. At pagkakaalam ko, kumbaga, alam mo yung mga stuntman minsan, di ba? Kapag yung artista, yung main actor, kung lulundag na sa building, mayroong stuntman na stunt double. Oh. Etong mga ganito daw, dahil sa very valuable yung history niyan, bukod sa religious significance niya, meron din niya sa ano eh, sining din yung art, history, kasaysayan. Yung kaya pagkakaalam ko, parang meron double yan eh, di ba? Bukod sa ano sa religious belief ano? Meron yung parang meron pang voyage. Tapos meron yung sa pagka-survive niya ng 1942 ba yung 1945 na liberation dito sa Manila. Yun, oh. Oh, imagine that na survive niya yon. Oh, ang daming pinsalang na idulot. Halos nagiba ang buong Maynila noon. Tama, oh. Isipin mo ilan lang ang tao noon. Ang sinasabi nga nila by 2030 ang Pilipinas daw aabot na sa parang 145 million ng ating populasyon eh. Aba, ngayong taon na. Pero noon para nung Second World War, parang mga 16 million lang ata, 18 million. Mabilis dumami ang ating mga kababayan. Hindi pa ata ipapanganak yung mga magulang natin noon, ano? 1945. Noong 1945? Oh. Baka pinanganak na, pero pinanganak na. Pero baby. Baby. Anyway, umapila na lang tayo sa ating mga kababayan, ating mga karancho na lalahok dyan sa pista ng itim na Nazareno itong darating na Sabado na mag-ingat. Oo. May mga panawagan pa na kung pwede raw. Ewan ko, may mga nabasa ako. Sinasabi, kung pwede raw, huwag magsusuot ng mga cap saka huwag na magdadala ng mga backpack o mga bag. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, yung ano, kasi kung meron yung security siguro. Kasi kung meron terorista dyan, siyempre itatago yung mukha nila sa cap. At baka yung bag. Yung bomba. Yung bomba. Talagay hindi sa bag. Pwedeng
baka biglang iwan na lang. Hindi, hindi makikita yun. Yung mga pagkain nga daw na kung meron magdadala ng pagkain, eh, ang apila ng pulis natin, eh, ilagay daw sa ano, eh, sa transparent na paglalagyan. Transparent. Ewan ko kung million yun, palagay ko hindi na makakapkapan yun. Eh. So umapila na lang tayo siguro sa ating mga kababayan na kung meron kayong nakikitang hindi normal, maghanap kayo ng pulis, mga pulis. Dahil kasi magtatalaga daw ng pulis sa bawat several meters. Oh. At nakalinya. Wag maging ano, wag maging paniki yung parang magsisigaw ka. Oo. O kasi lilikhayan ng ano eh, ng panic talaga eh. O kasi baka naman, o tama ka, baka may rebentador lang na pumutok. Tandaan po natin, kakatapos lang ng bagong taon, marami pang natitira mga rebentador diyan at lalo nang maraming siraulo diyan na baka magpaputok ng 5-star. At ihagis tapos lang. Biglang sisigaw, bomba, bomba, hindi magtatakbuhan na yun. Eh, yung rebentador hindi makakamatay. Mm-mm. Eh pero yung panic, yung stampede, makakamatay. Yun ang delikado. Ayun. Mm-hmm. At diyan naman alam mo yung sa saan ba yun? Yung sa Mecca. Mm-hmm. Yung sa Mecca sa Saudi Arabia. Yun ang pinaka holiest place ng ano ng uso diyan, taon na meron silang Hajj doon, 'di ba? Kamakailan nung nakaraang taon, nagkaroon ng stampede, ang dami. Eh. Maraming namatay. Parang hindi lang 100 tao namatay. Wala naman ata sumabog na bomba, wala naman nagpaputok ng barrel, pero siguro meron silang may narinig o may sumigaw na kung ano. Kagaya niya nung ultra, di ba nag-stampede din doon? Ayun, oo. Oh. O yun. Yung sa programa ni? Ni, yun. Wow. Oo. Ayun. So, posible pong mangyari yan, kaya kung nandiyan kayo, makikipagsiksikan kayo. Ay dapat handa. Tama. At maging responsable lang tayo sana. Yung mga pupunta doon. Tsaka paano ba? Ano maaabiso natin pag nagkaroon ng stampede? Yung inyong sentido kumon, presence of mind na kailangan diyan. Kung saan patakbo yung mga tao, pilitin niyo na lumihis. Oo, kasi kung pasulong yung mga taong nagtatakbuhan, kung kaya niyong tumalilis pa kaliwa o pakanan. Para to get out of the way of the stampede. No? Ang nakamamatay sa mga ganyang mga ano, sa mga ganyang mga insidente eh yung ano, yung panic. Yes, oo. Yun. Kasi pag nagtatakbuhan sila, wala nang bawat isa ay ang gusto makalayo. Siyempre. Wala nang pakialam kung meron siyang aapakan, meron siyang bubundulin. Kahit na walang swelas yan, kasi nakapaa, masakit pa rin yun. Isipin mo, kung 1,000 tao, tinapakan ka, durug ka talaga. Ay, lalo na yung kakatapos pa lang ng Pasko, punong-puno pa ng queso de bola at saka hamon ng mga tao. Ayun. Kaya konting ingat lamang po, mga karadyo. Speaking of pag-iingat, yeah. Melchor, eto ah. Nung unang sinabi sa akin to, hindi ako naniniwala. Kala ko binibiro lang tayo. Pero bago ito, meron akong kikwento sa iyo. Meron tayong makakapanayam live sa linya ng telepono. Si Police Chief Superintendent Rolando Nana. Siya po yung hepe ng Manila Police District. At kausapin natin siya tungkol dito sa ano? Sa prosesyon. Magandang umaga, General Nana. Magandang umaga po sa inyo rin yan, sa inyong pinan po. Magandang umaga po sa inyong lahat po. Sa inyong pong mga takapaginip. Sir, matanong lang po kayo, ano po ang paghahanda na sinasaayos ng Manila Police District para siguruhin ang kaligtasan ng mga deboto na dadalo itong Sabadong ito doon sa pista ng Itim na Nazareno? Meron po tayong mga special precautions na isinasagawa, nilalatag? Opo, kanina pong alas 7 ng umaga, nagsimula po tayo dito sa Manila Police District at we knock through po natin yung buong processional route pagmula sa Jones Bridge hanggang sa Quiapo Church. Yung buong 7-kilometer stretch ng processional route. Okay. At after that po, nakasama natin yung buong security package po ng maitatalaga doon, mga team leaders. At kasalukuyan po, nagkakaroon po kami ng conference. Opo. Dito po ngayon sa pinag-uusapan na yung mga finishing updates at mga last minute instructions po bago po yung kamistahan po sa Sabado. General, narinig namin, ewan namin kung may batayan ito, kung totoo ito, pero you expect somewhere between 12 to 15 million devotees na pumunta
Parang isang bansa na yun eh. Opo, yun po yung expected arrival. So yung number na po yun, yung the whole duration na po yun ng kamisahan. Meaning po, nagsimula po nung December 31 hanggang sa katapusan po no, na more or less abutin na po na January 10. So spread out naman yun. Spread out naman pala yun. Pero milyon pa rin ang inaasahan natin taong dadalo itong Sabado. Lalong-lalo na po doon sa araw po ng kapistahan, magmula po ng January 8 na kung saan mayroon po tayong mahalik. At saka po yung ating midnight mass, saka mga vigil bago po yung translation ng January 9. Sir, ano pa yung... Yun po yung ating inasahan doon. Ano pa yung do's and don'ts na ngayon pa lang dapat nalalaman na ng mga dadalo dyan? Pagkakaalam ko, ay dini-discourage nyo raw yung mga food vendors na magbebenta ng mga banana queue, mga isaw, yung mga may mga nakatutusok na mga ano, yung barbecue stick, di po ba? Opo, opo. Sa katunayan po, yan po ang nakita namin kanina sa daan na mayroon pong kami pinawalis doon na sample po ng mga barbecue sticks na iniiwan po ng mga bumibili at kumakain ng mga isaw, mga ganon. At yun po, ay pinawalis yan na po namin sa mga nagtitinda doon sa harapan ng tindahan. Kasi nakayapak po yung mga deboto na pwedeng makasakit po. Doon. At saka nandun rin po yung city government ng Manila na kung saan naglilinis na po sila doon sa kahabaan po ng processional route. Pati po yung DPWH po ay nag-asfalto po yung mga hindi magandang dalaanan ng ating mga devotees. General, meron din katanungan itong aking karancho dito, si Melchor. Melchor, ano ka ba tatanong kay General Nana? Yeah, magandang umaga, General Nana, sir. Si Melchor yes, po sir. Ito. Yeah. Sir, yes, sir. Good morning po. Opo. Sir, matanong lang ho namin, karagdagang katanungan lang po. As of now, meron po ba tayong parang nakikitang banta ng seguridad sa araw po mismo ng kapistahan na yan? As of now po, sa base po sa intelligence reports po, naman pong banta ng seguridad po sa ating kapistahan at tuloy-tuloy po ang information gathering ng ating mga intelligence community po. Kung sakali lang po sir na kasi parang meron nata yung plano ng Philippine National Police na patayin ang signal ng cellphones. So far po, on situation basis po yun. Kasi alam na po natin pagka nagkaroon po ng signal dyan, may nahihirapan po tayo sa communication, pati po yung mga devotees sa emergency. Kaya po on mid basis po yung pag-signal jam po ng ating mga iba't ibang mga service providers po ng communication agencies. Oh, yes sir, kasi concern din namin yan dahil... alam po naman natin, yung mga kasama natin po sa media, may mga magko-cover din. So paano ho natin, kung sakali lang po na magkaroon ng shutdown ng signal, paano ho natin matutugunan yung pagre-report? Ayun. Opo, opo. Yun nga po ang isang kino-consider. As of now po, hindi pa naman po nag-uusapan po yung pagdagdag po ng signal po ng itong mga communication services natin. General, alam namin meron kayong command conference niya. Pero before I let you go, meron lang tayong isang malihis lang tayo ng paksa. Kasi nabalitaan natin yung isang 19-year-old na estudyante ng Adamson ata yun. Ito yung nagsiselfie di umano sa isang building dyan sa Sambayan, sa Ermita. Na nahulog. Ito pa ay naimbestigahan na ng MPD at nakatitiyak na ba tayo na walang foul play dito sa pagkakamatay ni Christina Marie Pagalilawan. Po, ayun po, continuing po yung investigation ng ating mga homicide sections natin under Police Senior Inspector Romel na kung saan patuloy siyang inimbestigan yung extent of liability ng ating building administrator sa pagkanta, although aksidente, titingnan natin kung bakit nagkaganon yung aksidente. Bueno, thank you very much, General Nana. Alam natin, yes, ano, po. Alam natin busy kayo at harinawa naman itong ating paghahanda, nilalatag ng mga security precautions, hindi natin kailanganin para sana walang mangyari naman na untoward incident nitong Sabado. Mabuhay po kayo. Yes, sir. Maraming salamat po. Yan po ang tinig ni General Chief Superintendent Nana. Siya po ang hepe ng Manila Police District. Anyway, bago natin pag-usapan itong isang paksa natin, babasahin muna natin ang inyong mga text, mga karancho. Wow. Ito naman ay mula kay Norman Texon.
Good AM po, Mayor Alfredo Lim at Sir Miguel at Gardo. Wala sana si Gardo. Ayaw. Oh, good morning daw, sabi ni Gardo. Good morning, Mr. Texon. Nananawagan ako sa district office at DepEd na mag-inventory ng mga gamit sa Piñahan Elementary School. Mm-hmm. Magkasabat o nagtuturoan kapag may nawawala at walang ginagawang aksyon ng principal. Isang school guard at guro ang involved. Nakalulungkot, pero ito ang katotohanan. Your action on this matter is highly appreciated. From Norman Texon. Piñahan Elementary School. Meron daw ano? Meron daw hocus-pocus na nangyayari sa mga school property. Ano kaya yan? Hindi naman siguro yan yung mga eraser tsaka, mga chok. Baka yan na yung mga... Kasi ngayon, may mga computer na sa mga eskwelahan, di ba? Tsaka mga kahit TV sets na rin, may mga TV na rin. Mga LED. Ayan, dapat ma... Ano yan? Okay. Ito naman ay mula kay Carlos Rodriguez Jr., mm-hmm, ng Linaw, Paco, Manila. Wow. Okay. Sabi naman ni Carlos Rodriguez Jr., ito. Magandang umaga, Senyor Migs. Ask ko lang po, mawalang galang na po, di ba si Senyor Melchor ay kabilang himpilan na latigo ang kanyang programs. Ang latigo, kanyang programs. Okay. Ito ba yun? Kasi yung programa natin doon, yung prime time program sa kabila, noong nandun pa tayo, ay yung acronym niya parang BAKAL. BAKAL? Ang ibig sabihin niyan, balita, komentaryo, at latigo. Ayun. 7:30 to 9:30 yan ng umaga. Kala ko, Pero wala na tayo doon. Okay, narinig niyo Mr. Carlos Rodriguez Jr. Thank you, thank you. Okay, meron kang fans. meron tagapakinig. Anyway, sana si Mr. Rodriguez ay tututok na sa ating himpilan. Yeah, at madadagdag na siya sa talaan ng ating mga tagapakinig. Yeah, at nasisikapin naman natin, bigyan sila ng makabuluhang pagbabalita at mga komentaryo na yung komentaryong sibilisado. Yan. Kasi sila ang rason kung bakit nandito tayo. Kung wala sila, mawawalan din tayo ng hanap buhay. Anyway, isa pang text. Basahin natin dahil malapit na tayong Good morning po, Katapat at Karancho. Ask ko lang po sa inyo kung payag kayo na hiwalay ang comfort rooms ng mga bakla at lesbian sa mga comfort rooms ng mga lalaki at babae at meron na po sa ibang bansa pero wala dito sa Pinas. Thanks po, Francis of Rojas District, Quezon City. Parang merong isang congresswoman na nagpanukala ng ganyan ah. Alam mo? Malala ko, oo. Ano? Ano bang pangalan nitong ating texter? Pabasa nga ulit, medyo na, anong pangalan nito? Ano ba, Francis ba? Francis of Ross District, Quezon City. Wow. Alam mo, to be very honest, hindi ko pa naisip yung bagay na yan. Yung ihiwalay. Itong issue na ito. Pero kung ano, siguro nga, may dahilan naman yan. Pero ang problema lang dyan, yung logistics, yung gastos. Sa bagay, hindi naman sa pagiging homophobe, di ba? Kasi yung homophobe yung sa ano. Pero, yung parang siguro, dahil iba yung kanyang ano. Iba yung kanyang, hindi naman kasarian. Pareho yung ating kasangkapan. Pero iba yung puso nila. Okay, baka nga, pero pag-iisipan natin mabuti, ipe-pre-over natin yan. Kasi ayaw kong magbigay naman ng padalos-dalos na sagot. Dahil medyo maselang kasi yan maselang. Kasi yung iba sasabihin naman, sensitive. Sasabihin naman, diskriminasyon, ba't ayaw nyo madikit sa amin? Yung iba naman sasabihin na, siyempre, iba kayo, iba sa amin. At kahit na ano naman na ikut-ikuti mo yan, hindi naman talaga masasabing pareho sa lahat ng bagay, dapat mabigyan ng privacy. Yes. So, yan ang mga dapat. Pero yung kasarian talaga, hindi natin mababago yan. Hindi natin mababago yan. Basta ang importante, re-respetuhin natin. Yes, magrespetuhan na lang. Kasi nung bata tayo, minsan medyo na, di ba, na inaasar natin yung mga nakaklase natin na ganyan. Pero ngayon, siguro, medyo mas mulat na tayo. At mas edukado. Ang ugat ng magandang pagsasama dito sa ating lipunan, yung respeto sa correct, isa't isa. Correct. Yung ano lang yan, pwede lang natin na, pwede lang tayo hindi re-respeto sa iba kung tayo naman ang babastusin. Pero kung hindi tayo binabastos, respetuhin po natin. Yes, anyway,
Ito, tuloy-tuloy ang ating pabasa. Uy, pabasa. Mm-hmm. Pabasa. Good morning, Sir Migs. Di po kami kumporme sa naging pagtaas ng trust and approval rating ni Pinoy kasi mm-hmm. di naman nararamdaman ng mamamayan ang ginhawa sa administrasyon na. Sa administrasyon niya. Regular kami nakikinig sa ngayon sa inyong Katapat at Karantsya. Wow. Pag-greet. Thanks and more power to you from Coach Arnel Beroya. Ito wow. si Coach Arnel, siya po ang Vice President ng Table Tennis Association of the Philippines. Wow. At ito merong text niya, meron pang mga iba silang joint text sila. Joint si text. Dr. Jerry Benitez, Pangulong Diakono ng Quiapo Local. Uh-huh. Si Kaping Pong Jorge Raval ng Manila Zoo Table Tennis Club. Okay. Mm. Mga pingpongista. Ito mga alam mo ako, nung bata ako, nahilig din ako dyan. Sa pingpong? Sa pingpong, oo. Ako, nung bata ko, yung laro ko, baseball. Baseball? At saka chess. Pare ko, para kang ano pala, para kang kano. Okay. Ito po. Meron tayong papasok na report. Mula naman kay, ano ba to? RJ Patroller, numero 12, mula sa Camp Crame. Magbabalik si Lawrence Tanhoco. At ang kanyang iulat naman ay mga personal security details, mga bodyguard ng politiko. Wow. Magbabalik, kampo na. Okay. RJ Patrol! Magandang umaga ulit, Lawrence. Mm-hmm. Lawrence, good morning. Okay, medyo malabo lang, no? Pero ito nga, no? Pinababalik ng PNP ang mahigit 800 pulis na nagsisilbing security personnel o security detail ng mga politikong kakandidato sa halalan. Ito ay alinsunod sa ipinalabas na kautusan ng Philippine National Police Security Protection Group kaugnay sa nalalapit na halalan sa Mayo ngayong taon. Sinabi ni Chief Superintendent Alfred Gortus, Director ng PNP PSPG, may hanggang inero-ano pa ang mga police security detail para manatili sa kanilang binabantayang politiko. Total recruit niya ang kanilang gagawin sa mga security detail na binigay sa ilan pang pribadong individual para sa sinasaad ng COMELEC resolution. Ito si Lawrence Tanhoco, RJ Patroller 1-2 para sa DZRJ in 10-8 Tri-Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat sa ulat na yan, Lawrence Tanhoco. Mm-hmm. Yung mga RJ Patrol! Okay. Melchor, medyo na ano mm-hmm. na. Kulang nating oras, kaya babasahin na lang natin yung kanilang text sa atin. Oh. Kasi baka magalit yung ating mga listeners. Umabot na sa North EDSA. Okay, ito naman. Ito, magagalit ito kapag hindi natin. Mapagpalang umaga po ng Huwebes, Karancho Migs, Gardo. Ah, Gardog ng Bayan. Camel Chor, at kahit wala, batiin ko na rin pinakamamahal nating Mayor Lim. Sana po, habang nilulutas pa ang problema sa MRT at LRT, maisip naman ng susunod na leader ng ating bansa ang pagkakabit at paglalagay ng cable car. Wow. Mahal, pero ito ang sagot. Itong sagot sa haba ng pila sa MRT, sampuan ang pasahero kukonekta mula Kalapit Lalawigan, elevated sa EDSA, medyo malaki lang ang gagastusin, at tourist attraction pa. Mm-hmm. Suggestion ko lang, salamat po, solid na listener, aba, Marvin Kapili. Ito si Marvin, taga Manugit, Tondo, Manila. Wow. Marvin, yung mga kasamahan pala, dumalaw dito kahapon. Anyway, ito naman ay mula kay Donald Aquino. Si Donald Aquino ay taga Santa Maria, Tondo, Manila. Yan, wow. Leader ng North Korea, tunay na buwang. Ika nga, wala sa ayos talaga pag-iisip tulad din dito sa lipunan natin na yung ibang leader dito ay may sariling mundo kung mag-isip. Ayun, yung sariling mundo nasa Malacanang. Isip criminal ka nga. Ang iniisip lagi ay kung papaano wawasakin ito ng lipunan at mahihirapan ng todo tayong taong bayan. Kaya naman matitinong isipan talaga pupuksa sa mga matitinding kamalian at na patuloy na nararanasan itong bansa natin na lupay-pay na sa pagdurusa. No. Maraming salamat at magandang umaga po, Katapat at Karadyo. Yan naman ang ay mula kay Donald Aquino. Mm-hmm. Okay. Ano pa? Meron pa tayong last dito. Sir Migs, familiar po,
familiar po sa akin yung kasama nyo, mainstay na po ba yan dyan? O ikaw, tinatanong ka, ano? Sana! Ayun. Sana! Oh. Ayun, de, ano naman? Palagay ko naman, eh, ano, magiging mainstay. Kung gusto ako ni Carancho Mix, di, wow. Hindi, wag sa akin, kay Gardo. Ah, kay Gardo, oh, ayan, oh, kay Gardo. Oh. Anyway, yan ay mula naman kay Nards ng Bulacan. Wow. Okay, ano ba to? Nakikinig ako sa kanya sa pinanggalingan niyang station. Eh, lumipat na kayo dito. Thank you, thank you. God bless kayo, po, Carancho, from Nards of Bulacan. Okay, wow. Magagalit na si Shalala. Oh. Dito na po nagtatapos ang ating ang Katapat at Carancho ngayong araw na ito. Bukas po, makakasama na natin ang alkalde ng Himpapawid. Ang ginigili na natin na former mayor ng Maynila. Ay, magiging mayor ulit. Oo. Oh. Okay, naman napanood po, mo yung ano, napanood mo yung target police general. Ay, oh, yan. Ako naman po ang inyong Carancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ako naman po si Melchor Bentigan Balawas. At maraming salamat kay Carancho Migs at sa inyong lahat. Good at morning kay Gardo. Po. At kay Gardo, yan. A-Tri-Media Pro Incorporated. The BBC in London goes direct to the Raja Broadcasting Network, DZRJ, 8:10 a.m., with a live news update. Hello, I'm Jerry Smith with the BBC News. The UN Security Council has agreed to start work immediately on drawing up new sanctions against North Korea, following its claim to have tested a hydrogen bomb. There's skepticism that Pyongyang's latest nuclear test, the fourth in a decade,